Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Ito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Itong isang araw, mga kaibigan, natapos na yung bakol, pero medyo malaki ang gastos po, mga kaibigan. Medyo umabot ng siguro 40 siguro, mga kaibigan. Pero nagpasalamat ako kasi nabakura na natin para magalawa na natin, mga kaibigan. Ngayon siguro sa araw na to ay linisin natin para malagyan ng mga kaunti-unting kliki po para medyo lumaki na itong una, mga kaibigan. Kaya lagyan natin ng mga tipi para may maikot tayo. Tsaka ipatuloy natin itong pagbakod kasi hindi lahat na bakuran, mga kaibigan. Baka hero mo na ang gagamitin natin sa pagbakod po. Pero ano na lang, medyo maliit na lang to. Siguro kailangan ng mga 6 na hero siguro, mga kaibigan, sa kabila din. Kasi medyo malaking gastos po. Itong pag-usapa, bago tayo mag-umpisa, mga kaibigan, ay shoutout muna tayo kay Rodrigo Pocholo Catura, Arlinda Suyat, Pedrito de los Santos, Jimboy Campo, at saka itong si John Serbano. Nakalimutan ko itong pina-shoutout ni Pocholo Catura na Game Farm po. Anong tawag yun? Nakalimutan ko. Sabi, next na lang, Pocholo. Itong pag-usapan natin ay itong kung maglaban ka ng stag, dito ang karamihan nagkamali po. Kasi itong maglaban ka ng stag, mga kaibigan, ang pag-usapan natin dito ay about magpurga po. Kasi sa stag, mga kaibigan, sa karamihan po ay magpurga sila sa umpisa ng D1 for 21 days conditioning. Magpurga sila tapos wala na po. Sa akin naman dyan, lalo na pag dati, pwede naman natin purgahin, mga kaibigan, na 10 days before the fight or 11 days or 8 days before the fight, mga kaibigan, pwede natin purgahin kasi kaplita lang naman yun. Pero kung ang stag ng iyong manok, kung ang manok mo ay stag, mga kaibigan, napakaganda ho yan, purgahin mo ng 15 days before the fight. Pero pinurga mo na yan sa bago mag day 1 sa 21 days, mga kaibigan. Kasi ito namang kaplita, mga kaibigan, hindi masyado ito malakas po. Di katulad ng sinasabi natin bunga. Yung magpurga ka ng ganun, iba kasi yung magpurga, mga kaibigan. Pag napurga mo isang manok, tapos sa day of fight, talagang iba ang kilos ng manok po. Pero diyan tayo magkamali po, mga kaibigan, sa lalo na pag magbigay ka ng tindis. Kasi ang stag, iba-ibang ugali ng stag, iba-ibang ugali nila. Lalo na pag hindi talaga nag-fit yung binigay mo, yung araw, bago sila maglaban. Ako, yan ho ang pinaka-worst, mga kaibigan, na mangyari sa atin pag alam natin na nagpurga tayo ng 10 days or 8 days. Kasi ang mga stag, mga kaibigan, masyado hong kasi ang stag, madali lang silang mag-iba. Pag may makapasok sa kanila na ibang katulad ng mga kaibigan, itong katulad ng basic example po, itong magbigay ka ng tablita 2 days or 1 day before the fight, ganun. Pero sa akin, mga kaibigan, 3 days. Pero pag magbigay ka ng ganun, mga kaibigan, medyo malapit na. May tendency ho ng manok mo ay mag-up, lalo na pag-stag po. Pero sa atin dito, ang pinag-usapan natin ay itong pagpurga po. Sa akin lang, mga kaibigan, 15 days po bago ang laban. Purgahin pa po natin, pangalawang beses po, mga kaibigan. Bago mag-D1 sa 21 days, tapos 15 days, mga kaibigan, before the fight. Sa akin lang yun, mga kaibigan. Ako, napaka-epektibo po. Yung stag talaga, mga kaibigan, makita mo yung palo nila na nag-iba talaga, mga kaibigan. Ilang beses ko na itong na-try. Okay lang kung ang manok na ginagamit mo ay itong kak na pwede namang purgahin ng kak, mga kaibigan, 8 days before the fight. Kasi kinondisyon mo pa, madali lang makarecover, kak pa. Pero ang stag, mga kaibigan, mahirap po kasi ang stag ay kailangan mo talaga siyang mga kaibigan. Kailangan mo talaga siyang arugahin ng ibig sabihin, mga kaibigan, obserbahan ng maayos po. Kasi ang stag, napaka, nung term dyan, mga kaibigan, napaka
Basta mga kaibigan, obserbahan natin ng maayos po. Kasi ang stag po ay kunting ano mo lang, ito lang mag-iba na po. Lalo na itong stag mo ay palagi mong palagi mong ibitaw. Nako, ang stag mga kaibigan, madali lang ho makuha yung lakas niyan. Lalo na pag ikaw ay mahilig sa bangga. Nako, okay lang yung stag mga kaibigan, yung mga scratch marks, kahig ng kunti, bangga ng isang bisis. Pero huwag mo masyadong i-hard ang training lang, kaibigan. At saka napaka-importante po yung magpurga ka ng 15 days before the fight. Nako, mga kaibigan, talagang makitaan mo ng palo ang mastag mo po. Ilang bisis ko na itong na-try, mga kaibigan. Yung magpurga ko ng 15 days before the fight. Sa istag po, talagang lumalabas ang mga palo ng isang manok, mga kaibigan. Talagang lumalabas pag yung manok mo naman ay may palo. Talaga yan, mas lalong lumalabas yung mga lumalagitik na palo ng isang manok po. Maliban na doon na talagang marunong ka magdala ng isang stag, mga kaibigan. Marunong ka magkondisyon ng isang stag. Na huwag yung heavy training, mga kaibigan. Yung palimber lang, palakad-lakad lang, tapos kahig ng kunti, bangga ng kunti. Parunong kang mag-adjust pa mga kaibigan. Sila yung katulad ng mga kakang style sa pag-ibang style. Pero depende na lang kung medyo talagang master ka na sa pagkumanok. Pwede yun. Kung sa akin mga kaibigan, talagang light-light lang po pag-istag ang pinag-usapan natin mga kaibigan. At saka napaka-importante po, 15 days before the fight, magpurga ka. Huwag yung 10 days mga kaibigan. Masyadong ano lang yun, masyadong malapit, malapit-lapit na yun sa ano po, kasi ang stag mga kaibigan, medyo ano ang stag po, madali lang mag-iba ang kanilang ano mga kaibigan, yung kanilang kondisyon, lalo na pag mga ganyang bagay mga kaibigan, kahit kunting bagay lang sa moisture, mga ganon, mag-iba po ang stag mga kaibigan, ang iba nga dyan ay mag-ano eh, hindi maglaban. Pagdating nga sa day of fight, siguro sa mga tablita na ibinigay nila, masyadong malapit lang, mag-iba yun eh. Tapos medyo baka may mga masakit-sakit pa sa kanilang katawan. Ayun, yun ang problema dyan mga kaibigan pag mga istag ang ating kinukondisyon po. Pero ang number one, ano mga kaibigan, magpurga ka 15 days for the fight po. At saka may nagtanong sa akin na natural lang ba yung ano, yung magbigay ka ng B12 na parang pusakal yung manok, parang iba ang natural lang yun mga kaibigan, pero depende sa manok yun. Pag nakitaan mo ang manok na iba ang kilos, talagang medyo hot na hot ang isang manok, huwag mo siya nang bigyan ng isang kaprita po, hatiin mo mga kaibigan. Kasi depende kasi yun eh, ang manok po, bigyan, ako magbigay talaga, isang ano talaga, kasi mag-skip one day ka naman, tapos B12, mag-skip one day ka, tapos sa hindi naman sa 1 day or 2 days for the fight, magbigay ka ng isang ano pa, 3 days yung sa akin, mga kaibigan. Kaya dalang-dala niya po yung ano, tama ng isang inirbon at saka bituwil, mga kaibigan. Kaya sa atin, depende na lang yun. Yung sinasabi ko, mga kaibigan, na depende na lang yun sa obserbasyon mo po. Kailangan ang isang susi dyan, mga kaibigan, yung obserbasyon mo sa sariling manok mo. Makitaan mo naman yan, mga kaibigan, sa mga kilos nila. So, nag-iba itong kilos ng manok ko. Parang malamya itong parang ano, walang ganang ano, makita mo yan mga kaibigan sa pagpatuka mo lang, sa pagbigay mo ng pagkain, makita mo na yan itong mga sisiyo mga kaibigan. Pag video matamlay, isang ano ko lang mga kaibigan, sa lahat silang magano, parang iba po, iba ang kaya ang pinakadabis yan mga kaibigan ay yung obserbasyon na po. Yun lang talaga, huwag yung anuhin yung sundin lahat yung sa ika anong araw na to, ganon ang ibigay, tapos iba, di po, obserbasyon mga kaibigan. Sa tingin mo ang manok mo ay medyo tulala po, ay kuntian mo ang yung binibigay mga kaibigan, at saka i-scratch box mo, i-fly pin mo pag nakitaan mong ganon. Kasi ang number one na ano mga kaibigan, yung sarili lang yung sarili nating obserbasyon sa manok po, yun lang pinakadabes. Pero ang pag-usapan natin mga kaibigan ay 15 days for the fight, doon tayo magbigay sa isang stag po. Sa akin lang yun mga kaibigan, depende na lang po sa inyo. Good morning sa ating lahat mga kaibigan.